ang Battle of Stalingrad ay kinilala bilang isa sa pinakamahalagang labanan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang epikong labanan na ito sa pagitan ng USSR at Nazi Germany ay tumagal ng 6 na buwan, kung saan dito nasaksihan ang ilan sa pinakabrutal at pinakamadugong labanan ng World War II. Makalipas na sakupin ang Poland, Norway, France at Low Countries, ang Nazi Germany na ang naghahari sa halos buong Europa. Dahil dito, nagkaroon ng kumpiyansa si Adolf Hitler na baliin ang kanyang non-aggression pact sa USSR. Kaya naman, noong Linggo, June 22, 1941, pinasimulan ng Germany ang Operation Barbarossa, ang planong pagsakop sa USSR. Naging isang malaking gulat ang pagsalakay na ito para kay Joseph Stalin. Tinawid ng higit 3 milyong sundalo ng Wehrmacht ang hangganan ng bansa niya, kasama ang libo-libong mga tangke, eroplano at artillery pieces. Ang pwersang German ay hinati sa 3 army. Ang Army Group North na sasalakay pahilaga patungong Leningrad. Ang Army Group Center na sasalakay naman sa Smolensk at Moscow. At ang Army Group South ang pwersang sasalakay naman sa Baku Oil Field at Stalingrad. Mabilis na nasakop ng mga German ang Belarus, Ukraine at iba pang mga teritoryo ng USSR. Napalibutan din ng mga ito ang syudad ng Moscow at Leningrad sa Hilaga. Sa kabila ng napakabilis na pag-abante, nabigo ang mga Nazi na matalo ang mga Soviet sa isang kampanya lamang. Nagawang mapahinto ng mga Soviet ang walang habas na paglusob ng mga German, kapalit ng libo-libo nitong mga sundalo. Sa pagpasok ng May 1942, muling pinasimulan ng mga German ang isang panibagong opensiba laban sa USSR. Ito ang Fall Blau o Case Blue. Batay sa planong ito, mula sa Eastern Ukraine, ang Army Group South ay hahatiin sa 2. Ang Army Group A sa ilalim ni Wilhelm List ay binubo ng 1st Panzer at 17th Army na inatasan na magmarcha patimog patungo sa Baku oil fields ng Caucasus. Ang Army Group B naman sa ilalim ni Fedor von Bock ay binubuo ng 6th German Army, 4th Panzer Army, 2 Romanian Army, 1 Italian Army at 1 Hungarian Army. Ang mga hukbong ito ay inatasan na atakihin ang Stalingrad. Para kay Hitler, napakahalaga na kanilang masakop ang Baku oil fields at ang lungsod ng Stalingrad. Una, kung masasakop nila ang Baku oil field sa Caucasus, magagamit nila ito para tustusan ang kanilang pangangailangan sa langis at may pagkait ang mga ito sa mga Soviet. Ikalawa, para naman sa lungsod ng Stalingrad, mahalaga ito dahil sa industrial at political na kadahilanan. Ang lungsod ng Stalingrad ay ang pangunahing lungsod na nagproproduce ng mahalagang materyales para sa Soviet Army. Sa katunayan, malaking bilang ng mga T-34 na tangke ang binubuo mismo sa syudad ng Stalingrad. Karagdagan pa dito ang milyon-milyong tonelada ng bomba at bala. Sumunod, ang syudad na ito ang nagpoprotekta sa ilog Volga, kung saan ang ilog na ito ang nagsisilbing daluyan ng mga produkto mula Stalingrad patungo sa iba pang bahagi ng USSR. Ang pangalang Stalingrad ay hango sa pangalan ni Joseph Stalin na nangangahulugang Syudad ni Stalin. Kaya naman, ang pagbagsak nito ay magiging napakalaking political na pagwawagi din para sa mga German. Nakatakdang simulan ang Case Blue ng Mayo, ngunit hindi ito nasimulan dahil sa Battle of Kharkov at Siege of Sebastopol. Bagamat nagwagi ang mga German sa 2 labanang ito, na-delay ang kanilang operasyon,
sanhi upang masiguro na aabutan sila ng taglamig sa lungsod ng Stalingrad. Sa pagsapit ng August 20, narating ng Army Group B ang labas ng Stalingrad. Bago pa man magsimula ang labanan, ipinag-utos na ni Joseph Stalin na dalhin sa silangan ng Volga River ang mga pagkain, hayop at mahalagang makinarya para maiwasang masakop at mapakinabangan ito ng mga German. Gayunpaman, pinagbawalan niya ang paglikas ng humigit kumulang 400,000 mga sibilyan. Nagsimula ang labanan sa isang matinding aerial bombardment ng Luftwaffe kung saan nagbagsak ang mga ito ng tinatayang 1,000 toneladang bomba. Ang pagbombang ito sa Stalingrad ay nagresulta sa daan-daang kamatayan ng mga sibilyan at isang malaking firestorm na tumupok sa halos lahat ng istrukturang gawa sa kahoy. Gumuho din ang napakaraming mga gusali at pabrika. Ang pambobombang ito ay tumagal ng lagpas 5 araw. Kung saan makalipas nito, wala nang nakatayong istrukturang pupwede pang bombahin ang mga German. Sa kabila nito, hindi pa din pinahintulutan ni Stalin ang evacuation ng mga sibilyan. Ito ay dahil ang mga sibilyan ang magpapatuloy ng produksyon sa mga pabrika ng Stalingrad. Kadagdagan pa, naniniwala din si Joseph Stalin na lalong tatapang ang mga sundalo kung alam nilang pinoprotektahan nila ang mga mamamayan ng lungsod. Mabilis na nadurog ng German Luftwaffe o Air Force ang mga eroplano ng mga Soviet kung saan nakamit ng mga ito ang ganap na kontrol sa himpapawid. Sinalubong ng 1077th Anti-Aircraft Regiment ang German 16th Panzer. Ang 1077th Anti-Air Regiment ay binubuo ng mga babaeng volunteer na naatasang pabagsakin ang mga aircraft ng Germany. Ginamit nila ang kanilang mga armas laban sa mga tangke ng mga German. Lubos na nahirapan ang 16th Panzer dahil sa epektibong pagtira ng mga kababaihang sundalo. Napaatras lamang ang 1077th Regiment nang sila ay mapalibutan at isa-isang masira ang kanilang mga kanyon. Bukod sa mga sundalo, maging ang mga sibilyan ay lumaban din. Inorganisa ang mga sibilyan para maging milisya, kung saan lumulusob ang mga ito kahit walang baril o armas man lang. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin napigilan ang walang habas na pag-abante ng mga German, kung saan kanilang nakubkob ang hilaga at timog na bahagi ng Stalingrad. Sa pagsapit ng September 5, nagsagawa ng malakihang counter-offensive ang mga Soviet para bawiin ang buong lungsod. Gayunpaman, sila ay nabigo kung saan 30 mula sa 120 nilang mga tangke ang winasak ng mga eroplanong German. 2 linggo makalipas nito, noong September 18, muling nagsagawa ng pag-atake ang mga Soviet. Muli itong nabigo dahil sa suporta ng German Luftwaffe. Partikular na epektibo ang mga Stuka dive bombers ng mga German kung saan 41 mula sa 106 nilang mga tangke ang sinira ng mga Stuka. Ang Stuka dive bomber ay isang single-engine monoplane na nakadesenyong magsagawa ng mabibilis at malalalim na dive bombing para maging mas asintado sa pagsira ng mga target sa lupa. Napatunayan ang bisa ng mga Stuka noong unang bahagi ng World War II kung saan napakaraming tangke ang winasok nito mula sa Western Europe hanggang Soviet Union. Sa kalagitnaan ng September, nabihag ng mga German ang Mamayev Kurgan, isang mahalagang burol sa labas ng Stalingrad, at ang Railway Station No. 1. Ang Soviet 13th Guard ang naatasan na bawiin ang Mamayev Kurgan at ang Railway Station No. 1 mula sa mga German. Nakalabing 4 na beses na nagpalit ng kamay ang Railway Station 1
sa loob lamang ng 6 oras. Makalipas ang brutal na labanan sa Railway Station 1 at Mamayev Kurgan, naglaho ang Soviet 13th Guard. Tanging 320 lamang mula sa 10,000 sundalo nito ang nakaligtas. Sa kabilang bahagi ng Stalingrad, naganap naman ang isang kagilagilalas na pangyayari kung saan napahinto ng kakapirasong mga sundalong Soviet ang pag-atake ng mga German sa loob ng 2 buwan. Sa pamumuno ni Sergeant Yakov Pavlov, pinamunuan niya ang isang platoon ng 50 mga sundalo at 10 sibilyan para protektahan ang isang 4 na palapag na bahay. Gamit ang landmine, machine gun at mga anti-tank rifle, nagawang pigilan nila Pavlov ang pag-abante ng mga German ng halos 2 buwan. Kinilala ang bahay na ito bilang Pavlov's House ng parehong mga Soviet at German na sundalo. Dahil sa matinding depensa ng Pavlov's House, lumaganap ang biro na mas marami pang namatay na German sa pagsakop dito kaysa sa buong Paris. Ang taktika ng mga German noong World War II ay nakabase sa Combined Arms Tactic, kung saan sabay-sabay na umaatake ang tangke, infantry, artillery at mga eroplano nito. Bilang sagot sa taktikang ito ng mga German, pinasimulan ng mga Soviet ang taktikang Hugging the Germans. Ayon sa planong ito, ilalapit ng mga Soviet ang kanilang sarili at headquarters sa mga German sa lahat ng pagkakataon. Sa ganitong paraan, hindi magagamit ng mabisa ng mga German ang kanilang mga eroplano, tangke at artillery dahil sa pangamba ng friendly fire o matamaan ang kanilang mga sariling sundalo. Sa madaling sabi, ang Blitzkrieg o Lightning War na inaasahan ng mga German noong simula ng digmaan ay hindi nila nagamit sa Stalingrad. Ang mga gibang gusali at sirasirang kalsada ay nagsilbing balakid para hindi makapag-maneuver ang mga tangkeng German. Inukupa naman ng mga Soviet ang mga bahay, gusali at factory sa lungsod. Gumawa rin sila ng mga lagusan sa pagitan ng mga building para makalipat-lipat ng pwesto ang kanilang mga sundalo at makapagsagawa ng ambush laban sa mga German. Maging ang mga daluyan ng tubig at imbornal sa ilalim ng lungsod ay ginamit ding taguan ng mga Soviet. Brutal at harapan ang naging labanan sa mga masisikip na lagusan, kwarto at gusali sa Stalingrad. Ika nga sa mga veterano ng labanan, nasakop na ng mga German ang sala pero hawak pa din ng mga Soviet ang kusina. Sa halimbawang ito, makikita na halos lahat ng bahagi ng lungsod ay naging battlefield. Makikilala ang battle sa Stalingrad bilang Rattenkrieg o digmaan ng mga daga. Ang mga sirasirang building at tahanan ay naging angkop na battlefield din para sa mga sniper ng parehong Germany at Soviet Union. Naging pangunahing target ng mga sniper na ito ang mga opisyales, tagapagdala ng pagkain at tubig, at mga artillery spotters. Sa bawat araw, daan-daang mga sundalo at officer ang napapatay ng mga sniper para sa magkabilang panig. Sa labanang ito, nakilala si Vasily Zaitsev, ang dakilang sniper ng Soviet Union na mayroong 225 kumpirmadong napatay sa labanan. Mabigat ang naging kabayaran ng labanan para sa magkabilang panig. Gayunpaman, nakalamang ang mga Soviet dahil patuloy na dumarating ang kanilang mga reinforcement at supply mula sa silangan ng Volga River. Samantala, nahirapan naman ang mga German na padalhan ng tulong at supply ang kanilang mga sundalo dahil sa sobrang layo. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng mga German dahil sa unti-unting pagdating ng taglamig. Sa pagitan ng Setyembre hanggang Oktubre,
Nasakop ng mga German ang mga pabrikang gumagawa ng bala at T-34 na tangke sa loob ng Stalingrad. Ito ang Volgograd Tractor Plant, Barricade Arms Factory, at ang Red October Steel Plant. Sa pagsapit ng Nobyembre, nakubkub na ng mga German ang halos 90% ng Stalingrad. Gayunpaman, dahil sa sobrang focus ng mga German sa Stalingrad, napabayaan ng mga ito ang kanilang depensa sa Hilaga at Timog. Tanging mga kaalyado lamang ng Germany ang nagbabantay dito kung saan ang mga Italian at Hungarian ang nagbabantay sa Hilaga, samantala ang mga Romanian naman sa Timog. Sinamantalan ng mga Soviet ang kahinaang ito. Sa pamumuno ni Georgi Zhukov at Alexander Vasilevsky, pinasimulan nila ang Operation Uranus o ang planong counter-offensive ng mga Soviet. Ayon sa planong ito, lulusubin ng mga Soviet ang mahihinang Axis forces sa Hilaga at Timog at ikukulong nila ang mga German sa loob ng Stalingrad. Noong November 20, 1942, dalawang Soviet Army ang tumawid ng Ilog Volga at inatake ang mga Axis forces mula sa magkaibang direksyon. Mabilisang bumagsak ang mga kaalyado ng Germany sa matinding tank attack ng mga Soviet. Nagtagpo ang dalawang Soviet Army sa bayan ng Kalak. Nagresulta ito sa ganap na pagkakakulong ng German 6th Army at 4th Panzer sa loob ng Stalingrad. Ang German 6th Army ay ang itinuturing na cream of the crop o ang pinaka-elite na hukbo ng Germany. Doble ang laki nito kumpara sa karaniwang German Army. Karagdagan pa, mas marami itong karanasan sa mga labanan kumpara sa lahat ng iba pang hukbo ng mga German. Dahil sa katangian ng German 6th Army, napakahalaga na sila ay mailigtas mula sa Stalingrad. Humingi ng pahintulot ang mga German commander kay Adolf Hitler na umatake at kumawala mula sa encirclement. Ngunit, nangangahulugan ito na kinakailangan nilang umatras at lisanin ang lungsod ng Stalingrad. Hindi ito pinahintulutan ni Hitler dahil magiging malaking dagok ito sa moral ng mga German. Karagdagan pa rito, ipinangako pa ni Hermann Göring, commander ng Luftwaffe, na kaya niyang suportahan ang 6th Army at 4th Panzer ng mga pangangailangan nito gamit ang mga eroplano. Ang 6th Army at ang 4th Panzer ay nangangailangan ng 700 tonelada ng supply bawat araw. Sa kasamaang palad, tanging 160 tonelada lamang ng supply ang kayang ipadala ng Luftwaffe kada araw. Pinalala pa ito ng pagsalakay ng mga Soviet sa mga air bases ng mga German, sanhi upang mapilitan ang mga ito na lumipad sa mas malalayong air bases na siya namang nagresulta sa mas kaunting supply. Lumaganap ang pagkagutom at pagkakasakit ng mga German na nakulong sa lungsod dahil sa kakulangan ng supply, pagkain at unti-unting pagdating ng taglamig. Libo-libong mga German ang nangamatay sa gutom at ginaw bago pa man sila atakihin ng mga Soviet. Sinubok pang iligtas ng isang bagong buong army sa ilalim ni Field Marshal Manstein ang 6th Army at 4th Panzer, ngunit sila ay nabigong marating ang Stalingrad. Noong January 1942, muling humingi ang commander ng 6th Army na si General Friedrich Paulus kay Hitler ng pahintulot na sumuko. Ngunit imbis na pagbigyan, pinromote ni Hitler si General Paulus sa ranggong Field Marshal. Isa itong simbolo na hindi siya maaaring sumuko dahil kung gagawin niya ito, siya ang magiging kauna-unahang pinakamataas na officer ng Germany na sumuko sa digmaan. Sa kabila ng pagmamatigas ni Hitler, ang 6th German Army na patuloy na sinasalanta ng lamig, gutom at sakit ay napilitan ding sumuko noong February 2, 1943.
ang Stalingrad ang pinakaunang ganap na pagkatalo ng mga German noong World War II. Nagtamo ang Axis Force ng tinatayang 900,000 casualty. Higit 200,000 sa mga ito ang nabihag sa labanan. Napakaraming mga baril, mortar, machine gun, rifle, tangke, truck, eroplano, at iba-iba pang materyales ang nakuha ng mga Soviet mula sa mga umaatras na German. Sa kabila ng kanilang pagwawagi, naging napakabigat naman ng kabayaran ng labanang ito para sa mga Soviet. Humigit kumulang 1,000,000 ang naging casualty ng Soviet Union, kung saan halos kalahati sa mga ito ang nasawi. Ang pagkatalong ito ng mga German sa Stalingrad ay ang pagsisimula ng kanilang unti-unting pagkatalo. Hindi na muling nakaabante ang mga German sa silangan at ganap nang nalipat ang momentum ng digmaan sa mga Soviet at kaalyado nito. Marami pa tayong kasaysayang pag-uusapan, kaya siguraduhin na pindot nyo na ang like at subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at magkita-kita tayo sa susunod na video.